Hi guys, good morning. Nandito na naman tayo sa ating maliit na kusina. Magluluto po tayo ngayon ng isda naman. Nakakaiba, isda sa tabang. Ang gagawin natin, gataan po natin siya. Simple lang po, ganun pa rin yung sistema natin. Wala pa rin ibang ingredients na pampalasa. Asin pa rin. Bawang sibuyas, luya, sili. Yun pong gagawin natin. Pero masarap siya. Siguro malamang nami-miss nyo na to, lalo na sa ibang bansa na wala itong isda na to. Papakita ko sa inyo ang aking gagawin mamaya. Hindi ko na pinaliskisan dun sa palengke kasi nga maraming tao. Kasi iwas tayo sa maraming tao. Gagawin ko na lang. Ako na lang magkaliskis dito sa bahay. So, papakita ko sa inyo ang aking isda na sa tabang na masarap. Ayan po. Mayroon po tayong tilapia. Ayan. Gagataan po natin yung tilapia natin. Mayroon tayong papaasim na sampalok. Wala tayong ibang klaseng sampalok. Kaya ang nakita lang, ang ibang paasim, kundi sampalok lamang. Ayan. May luya tayo, may sili, sibuyas, at saka yung ating gata, kukumilk, yan pampalasa. Ginat ang tilapia na mayroong pichay po. Ayan. Bawang pa rin ang gamitin natin. Simple lang pong ating lutuin. Pero papasarapin po natin sa simpleng luto na may kasamang pagmamahal ang pagluluto natin. Meron tayong pichay ngayon. Ayan, ang pichay ngayon mahal. So, hindi masyadong maganda ang klaseng pichay kasi nga tag-ulan na ngayon. Ang kadalasan kasi ang pagtanim ng pichay tag-init. Maganda ngayon tag-ulan. Ngayon, medyo maliliit siya. Kaya, ayan. Nabili natin ang tilapia ngayon, 115 ang kilo. Yan, kanyang kalalaki. May 110, apat na piraso para tatlong araw kong kakainin. Yan naman, init-init lang kasi wala tayong ref, kaya tiyaga lang. Pero yung lasa, papasarapin natin sa ganitong pamaraan lang ang kanyang ingredients. Sobrang simple lang, di ba po? Sampalok, yan, luya, bawang, sibuyas, gata, yun lang po, saka asin. Yan po, lilinisan muna natin yung tilapia natin. Kaliskisan natin ng maayos para yung pagkain natin hindi sagabal. Kasi minsan, pag may kaliskis, abala, di ba? Lalo pag nasarapan ka na sa pagkain. Lalo pag ginataan, masarap talaga. Yan po, papatuloy ko ang aking ginagawa. Papakita ko lang po paglinis ng tilapia po. Ito po, kailangan dito banda yan. May mga kaliskis pa dito yan, di ba? Yan, malinis po yan. Lahat yan. Hanggang dito sa noo ng tilapia, tinatanggal po yung kaliskis ng tilapia. Kadalasan kasi, pag kumain tayo ng tilapia, may mga kaliskis pa dito. Dito, mayroong mga kaliskis pa yan. Yan. Kaya ako, pinapakita ko lang, pag naglinis ako ng tilapia, nakakainin para sa sarili mo, dapat malinis. Walang kaliskis dito, pati dito sa tiyan niya, hanggang dito, walang kaliskis. Dapat, kadalasan kasi, may mga kaliskis kapag bumibili ka lang sa tindahan, hindi maayos pagkalinis. Ngayon, nasusunod natin, tatanggalin po natin ito. Yan yung mga gilid-gilid. Ilinisan po natin ng husto yan para sa ating pagkain ng tilapia, maganda po. Hindi yung dami kang aalisin pa bago ka kakayain. Yan po. Habangan nyo ulit, ilinisan ko ulit yan para magandang tingnan. Ayan na po yung ating tilapia na sobrang linis. Yan po. Yan, wala na pong buntot yan sa kagilid ng tilapia. Yan, malinis na malinis po yan. Para kumain tayo, maganda po pag kumuha tayo ng laman ng isda ng tilapia, wala pong problema yan. Walang sasabit sa ngipin natin para diretso yung kain natin. Yan po ating gata. Prepare na yan. Fresh na coco milk. Saka yung ating pichay. Ating sampalok. Luya. Siling green, saka yung bawang sibuyas. Wala po tayong kamyas, kaya ang gagawin natin, sampalok. Nag-ikot-ikot tayo kung may mabili tayong kamyas, wala. Para yung asim niya, hindi masyado. Pero itong sampalok, konti lang binili ko kasi ang sampalok, ano yung asim yun. Matindi, kaya konti lang ang binili ko. Ayan, ang aking pamamaraan sa pagluto ng tilapia. Ilalagay natin. Ayan.
Simple lang po to. Pangbahay na luto. Pero tingnan nyo naman yung tilapia po. Sobrang linis, di ba? Ganun po. Kailangan maano tayo sa ating pagluluto. Tayo kakain. Kaya dapat malinis. Di yung bara-bara na paggawa. Kahit pang tinda pa rin, dapat hindi bara-bara pong paggawa natin. Kasi ang kakain niyan tao. Kaya dapat malinis yung pagkagawa. Lagyan na natin ating sibuyas. Bawang. Para yung lasa niya mamaya manuot agad sa tilapia. Sa ating luya. Ayan. Pwede rin sa ilalim, sa pinsya. Okay din. Depende kung anong gusto ano yung pamaraan. Ang importante ay doon malinis yung pagkagawa. Tulad ng tilapia, linisan nyo ng gusto kasi hindi natin alam kung saan galing yan. Diba? Ganun po naman simple. So, nalagyan natin ng asin. Asin, simple-simple lang. Kunti lang. Ayan. Ating suka. Kunting patis. Yan lang. Wala na tayong ibang ilalagay dyan. Papuluan natin yan. Pagkakas natin ang kunting tubig. Dito ko sa kawali ni Luto para makikita siya yung pagkaluto niya. Ito, itong pamaraan natin ng pagluto, sobrang simple lang talaga po ah. Baka mag-expect kayo ng kung ano-ano dyan nilalagay natin. Asin lang talaga yan sa kayong ating suka. Lagay na tayo ng sampalo. Ayan. Lagay ng sampalo. Masin mo ating lutuin. Para madurog yung sampalok, yun ang aasim siya. Tapa natin siya magkunti. Para maano siya, maano yung taas ng tilapia. Ayun po yung ating niluluto. Ilalagay na po natin yung ating gata. Para maging masarap po. Ayan. Ganun kasimple na po ating niluluto. Ayan po yung ating ginagawang tinapya po. Sobrang simple lang talaga. Ano doon? Diba? Kailangan maano malapot yung ano yung gata natin. Sakto na sa tilapya. Mamaya matutuyo ka naman yan mamaya. Ayan lang kaya natin mamaya. Mamaya yung mulay. Simpleng pamamaraan lang na hindi kailangan na maraming lalagay na ingredients sa pampalasa. Asin lang, yun lang. Basta yung hindi mawala yung bawang sibuyas, luya, or kamatis kung ano nababagay sa ginagawa natin ng pagluluto. Masarap po siya. Basta yung pagluluto natin malinis lagi po at paghugasan ng todo. Kasi hindi natin alam kung saan kinukuha talaga yung mga ating kinakain. Kaya kailangan hugas talaga ng todo. Padaanan yung maraming tubig, katulad ng dahon, kailangan yan, hugasan nyo ng tubo. Kasi minsan, para yung dahon magiging fresh printing na minsan, winiwisikan ng mga hindi magandang mga formalin ba? Ihalo sa tubig, winiwisikan para fresh pa rin yung gulay. Eh, yun ang iwasan natin. Kailangan hugasan natin ng tubo yung ating gulay. Para sa ating kalusugan po. Saka huwag tayo maglagay na kung ano-ano ingredients na hindi nakakatulong sa ating katawan. Ating ginatang tilapia na napaributan ng gata na malapot. Ayan eh. Gulay na lang kulang yan para magkumpito sa kasini. Perfect na siya. Ito, titikman natin kung ano ang lasa.
Perfect po. Grabe. Perfect yung lasa niya. Kaya, ayan, nalagay na natin yung ating pichay. Ating gulay. Nalagay na po natin yan. Ating tilapia. Kailangan mabalot siya ng gulay para maganda tingnan at masarap. Ilagay na natin ating sili. Yan. Para perfect. Ayan na po. Ayan. Ating ginataang tilapia po to, ha. Ayan. Tingnan nyo, parang kala mo special talaga, no? Sobrang special. Ganun lang po kasimple. Hindi nyo na kailangan na magsahog na kung ano-anong para lang lumasa. Yung ginawa ko, sobrang simple lang po. Ayan, pinapakita ko naman paano gumawa ng tilapia. Paano linisin ng proper para healthy ang ating kalusugan sa pagkain. Ayan, ang ating sampalok. Ang kita. Ano ka? Sarap yan. Kainin. Sigurado. Marami ako kakainin ito mamaya. Ang gawin ko mamaya, bawi na lang ako sa gym. Mag-gym ako. Bukas na yung gym namin. Iba panalo. Po, kitang-kita nyo naman na kumukulo-kulo pa yung aking tilapia. Diba? Yan po yung aking ginataang tilapia na sobrang simple lang talaga. Yan. Sana maibigan nyo. Sobrang sarap yun. Ayan. Yan. Ganun lang po. Pwede nyo yung gagawin. Kaya sa kawali ko yung niluto para makita nyo sa nang buo kung paano lulutuin. Yan. Sana magustuhan nyo. Ayan na naman po. Diyan naman naman tayo nagtatapos sa ating ginataang tilapia. Ayan po. Sana tuloy-tuloy lang kayo sa panonood sa akin. Huwag nyo makalimutan mag-subscribe at mag-like at manood sa aking mga video para makatulong rin po sa aking YouTube channel. Suportahan nyo po ako at marami po tayong lulutuin na sobrang simple na natural na wala tayong ilalagay kung ano-anong ingredients para lang lumasa yung ating lulutuin. Ganun lang yung ating routine lagi. Bawang sibuyas lang. Depende kung anong lulutuin na babagay doon sa ginagawa ko. Asin, ganun lang. Ganun, sobrang simple lang, natural, para healthy po sa ating katawan yung ating kinakain. Ayan po, hindi ako magtatapos. Ingat po kayo, kahit saan man kayong palig ng mundo. Alam ko, may darating na kalamidad na naman, bagyo dito sa Pilipinas, may papasok. Kaya, ingat po tayo sa mga nanonood. Pag napot ko tumamaya, ingat po tayo at kumain po tayo ng healthy. Ayan po, God bless. Bye-bye po. Ayan po. Ayan. Tignan nyo. Ganun lang kasimple po gumawa ng ginataang tilapia. Diba? Simpleng-simple. Pero sobrang sarap niya. Healthy pa. Kaya sana huwag kayo magsawa sa akin na manood. At subaybayan yung mga luto kong healthy food na simple lang. Sa aking maliit na kusina. Ayan. Ano yan? May miss nyo yan, lalo yung sa abroad. Hindi pa kumakain na matagal na hindi na kumakain. Puro ang kinakain nyo. Mga fried. Ito, ginataan, tilapia po. Sulit to.